A reading from the book of Revelation. God's temple in heaven was opened, and the Ark of His covenant could be seen in the temple. A great sign appeared in the sky, a woman clothed in the sun, with a moon beneath her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was a child and wept aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge red dragon with 7 heads and 10 horns, and on its heads were 7 diadems. Its tail swept away a third of the stars to the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and His throne. The woman herself fled into the desert, where she had a place prepared by God. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God, and the authority of His anointed one." The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.
Mary stepped up and bowed to the hilltop to be knees. For thou, O Judah, where you stand for the house of Zechariah, and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, they found him in the womb, and Elizabeth filled with the Holy Spirit. Cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." And how does this happen to me, that the mother of the Lord should come to me? For the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord will be fulfilled. And then he said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. For he has spoken about his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm and has gathered the power to conceive. He has cast down the mighty from the thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the heart of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise to our fathers, to Abraham, and his children forever." Mary remained with her about 3 months and then returned to her own home. The Gospel of the Lord. Praise be to the Lord Jesus Christ. Ngayon po ay kamustahan ang kalagayan ni Maria sa lahat. May mga kapatid tayo, mga hindi katoliko na nagsasalita po lang ng kansuran. Wala naman sa lahat na umakyat si Maria sa langit. Kung paano siya nanalo
sa paglaan ng Diyos. Sa plano ng Diyos, ikinuon niya ito sa plano ng Diyos. Kung hindi na ang mga plano si Maria, sigurado na ibang plano si Maria. Pero inalaman na na manguna ay ang plano ng Diyos. Kasi nagkakalaban ang pag-aaral na ipinumamanit ng buong na kapag. Yung pagbintas na nais na ipahiwagi ng Diyos sa pagkikinuloy ng mga mahihina. Weak. Mahina at mababagulog. Kaya nga ito yung kanya pabuhay. Yung buong pagsunod.
yung buong pagsubok. No reservation. Independent pag-selective. Kung pari ka,
Isa doon na. Surrender ng ugali. Ang mother ko talaga, sorry, hindi lang surrender ng ugali. Total surrender ng ugali. Total obedience to God. Yan yung ginawa ni Maria. Walang selection. Basta sa Diyos, pag ginawa ka dito, gagawin niya sa lahat. Kasi bakit? Yan, yun kasi yung ipinayo. Yan, gawin niyo ang lahat ng pinagubos niya. Gawin niyo ang lahat ng pinagubos niya. Kasi ito yung medyo malaking hamon niya. Kasi yung may panahon nito ay bagawa ko binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Jerusalem. Para sa Diyos. Sa lahat.
Kunin at tangkapin. Mga biyaya na nila sa pagkapala mo. Tanda ng bawat puso pag ating ibigin mo. Ngayon na nanalig at mamahal sa iyo. Pinapayagan mo na sa
Nasimulan ko yung sa pagbasa ito ko tayo sa mga pagiging text. Ibig ko yung sa pagbasa sa iyo. Thank you, sorry. Jesus Christ. Glory.